Luto tayo ngayon ng fried rice at ang garlic butter shrimp with a coke flavor. Kasi po may ibang nagluluto po nito ng garlic butter, ang kailang ginagamit ay Sprite. Sa akin naman po, ang ginamit ko flavored ay ang coke. Kasi po para sa akin, medyo kakaiba naman at maglasa siyang matamis-tamis ang kanyang sabaw pag ginamitan niya ng coke flavor. Kaya try nyo rin ito sa inyong tahanan, baka magustuhan ng inyong mga chikiting at ng inyong pamilya. Kitang-kita niyo naman na juicing-juicy yung kanyang sauce. Kung pag niluto niyo yung hipon, mapula, tapos nahaluan pa natin ng coke flavor, mas lalo siyang tumingkad yung kanyang color ng juice niya or yung sauce. Panoorin niyo po yung aking ginawang pagluluto. Intro muna po tayo. Luto muna po tayo ng garlic fried rice para sa ating pananghalian. At ang susunod nating iluluto ngayon ay ang garlic butter shrimp with the coke flavor. Bali, ito po yung aking mga ingredient. Nire-ready ko na po yung aking ingredient. Andyan po yung bawang, asin, butter, tomato paste, Coca-Cola, at ang shrimp. Bali po, binili ko lang pong shrimp dito ay nasa kalahati na po yata yung binili ko na yan. Kalahati. Tapos sa coke naman, ang binili ko dyan ay yung sakto lang. Ganun lang po kalaki yung binili kong Coca-Cola bilang flavor natin sa garlic butter shrimp. Ito po, patapos na po yung ating pag-slice ng garlic. Bali po, in-slice natin ng maliliit para mas mabilis maluto ang ating garlic. Ito naman po ating lilinisin yung shrimp. Kasi yung iba pong nagluluto nito, hindi na po siya nililinisan, nanuhugasan lang. Pero ako po ay tinatanggal ko po yung kanyang buntot tsaka yung kanyang matulis sa kanyang pinakaulo para hindi po siya nakakasugat pag inyong kinain. Minsan naman, may time talaga na sasabit sa inyong labi na masusugatan kasi sa sobrang tilos ng kanyang nguso. Sa pagtanggal naman po ng bituka, ganyan po yung aking paggawa. Kasi po, minsan pag hindi natin tinatanggal yung kanyang bituka, medyo may buhangin po pag kinain natin. Tsaka mapait-pait. Kaya tinatanggal ko rin po yung kanyang bituka. Pero pag sobrang liit naman po yung hipon ay hindi na advisable na tanggalan pa natin ng bituka. Bali, pag maganto lang pong malalaki yung kanyang pagkahipon. Biyakin nyo lang po sa pinakalikod, tapos makikita nyo yung pinakamaitim na parte. Yun lang po inyong tanggalin para tanggal ang kanyang bituka. Next naman po, maglagay na tayo ng butter sa ating kawali kasi pinainitan na po natin yung ating kawali. Mabilis na pong matunaw yung ating butter. Para po mabilis matunaw po yung ating butter, ikot-ikotin nyo po agad sa kawali para mabilis pong matunaw. Kasi pag pinabayaan nyo po yan, masusunog po yung unang natunaw na butter. Pag masyadong tunaw na po, ma-ano po siya,
papait-pait na tsaka nangingitim na. Kaya hanggat maaari po, magsabay na siyang matunaw lahat para hindi siya mangitim ang butter. Next naman po, ilagay na po natin yung ating garlic para maluto na rin po. Tayo po pala ay may kanya-kanyang style ng pagluluto. Bali ito, style ko po ito ng pagluluto kasi may mga iba pong cook na hindi ko po alam ang kanilang discarte, kung alin na una, pwedeng garlic, or mauna ang butter, mauna yung shrimp. Sa akin po, ganito po yung aking style kasi lutong bahay lang po itong aking ginagawa, hindi naman po ito pang restaurant. Kaya para sa akin, ito yung masarap, ito na po yung ginagawa ko. Next naman po, maglalagay tayo ng tomato paste. Pampadagdag ng lasa ng ating sabaw ng shrimp at pampakulay na rin po ng ating pagkain. Kasi pa dagdag po ng reddish ito ng ating shrimp, ang sauce. Tsaka yan din po yung nagpapasarap sa shrimp pag may kaunting sauce. May iba naman po na gumagamit ng ibang sauce, ang ketchup, tomato sauce, may dinurog lang pong kamatis. Sa inyo na po yan kung ang gusto nyong ihalo sa inyong gagawing garlic butter shrimp. Halo-halo lang po natin ng konti hanggang sa maluto yung kanyang sauce. At kapag luto na po yung kanyang sauce, pwede natin ilagay ang shrimp. Ito po, ilagay na po natin yung kanyang shrimp para makompleto na po natin ang garlic butter shrimp with a Coke flavor. Pag nahalo na po natin ang sauce tsaka yung shrimp na nag-combine na po siya, pwede na po natin ilagay ang Coke para mas lalong kumapit na po yung kanyang lasa sa shrimp. Ito po, ilagay natin yung kanyang Coke. Bali po, sa isang basong Coke, ang ilagay ko lang po ay kalahati kasi para sa akin okay na po ganito karaming sabaw. Kasi pag masyadong maraming sabaw po, hindi na po rin siya masarap. Nilagay na po natin ang Coke. Next naman po, halo-halo na lang po natin hanggang sa mag-mix na yung kanyang mga ingredients sa ating shrimp. At pagkatapos na mag-combine na po yung kanyang mga ingredients, hintayin na lang po natin maluto po yung kanyang shrimp. Next naman po, lalagyan na natin po natin ng asin kasi medyo matabang po yung ating shrimp. Kantahin nyo na lang po kung gaano karami yung gusto nyong asin. Depende po sa inyong panlasa, meron pong matabang lang. Kung ang panlasa nyo matabang, kung panlasa naman po ay maalat, di dagdagan nyo po ng asin.
Nasa nagluluto na po yan. Kung ang panlasa nyo po ay matabang or maalat, kayo na po ang mag-estimate kung gaano karaming asin ang inyong ilalagay.